So ayan mga kares, share ko sa inyo itong bagong version ko na pwedeng pang benta ni Kuya Res. So sa mga gustong mag DIY, pwede nyo po itong gayahin at madali lang po itong sundan. So sa blower lang po ako natagalan sa Shopee. So magdadalawang linggo na mga kares. Kaya DIY blower muna itong ginamit ni Kuya Res nyo. So sa apoy niya, effective pa rin mga kares yung aking ginawang burner, dahil kahit nakapull na siya pa rin yung apoy niya. So pwede mong adjust sa controller niya kung gusto mong pagandahin yung apoy niya mga kares. Kung interesado ka sa video to, panoorin mo hanggang dulo mga kares. So for the vlog muna tayo. So kamusta mga kares, magpo-for the vlog muna tayo habang wala pa yung blower dito. So sa isang linggo mga kares, nakagawa ako ng tatlo dahil gumagawa lang po ako pag hapon yung pagdating ko po galing sa trabaho. Kaya tatlo lang po yung nagawa ni Kuya Res nyo. Bali gagawa pa ako ng isa ngayon, na linggo ngayon mga kares. Para kahit pa paano yung makabuo ako ng apat. So sa mga nag-aabang na sa kalan ko mga kares, siguro sa mga naunang nag-message na lang muna sa FB page ni Kuya Res. Dahil marami rin pong nag-aabang. So itong bagong version ko ang isusubukan ko muna pong benta sa mga nag-message sa FB page ni Kuya Res. So sa mga gustong mag-message, habang wala pa po kayong nahahanap na ibang nagbebenta ng Calandius oil, pwede po kayong pumila sa akin. At kahit na naka-order na po kayo sa akin, at halimbawa nakahanap po kayo ng ibang mabibilihan, okay lang po mga kares. Okay lang po kahit naka-order na po kayo sa akin, pwede nyo pong i-cancel. Kumbaga. So hindi ko po kayang tumanggap ng maraming order hindi po ako makagawa ng marami mga kares. But, kung sino na lang po yung ma-message ko sa mga nauna, yun na lang po. Ibig sabihin po sa mga willing na lang pong maghintay o willing lang na mag-message sa FB page ni Kuya Res. Humingin po kayo sa iba, baka mas mabilis po sila para hindi na po kayo matagalan sa paghihintay. Kasi kung kami message mo lang mga Res, siyempre may nauna naman po. So for the vlog muna mga Res, dagdag kalaman lang. Bali, isi-share ko lang kaunti sa inyo yung mga sukat para sa mga gustong mag-DIY o mga gustong gumawa ng Calandius oil na madali lang mga kares. Isi-share ko sa inyo itong aking gagawin. Sana kahit pa paano makakuha kayo ng konting idea sa ginagawang kalan ni Kuya Res. So, kinumpleto ko na siya mga kares hanggang pa sa kanyang tangke sa burner. Bali ispat lang natin konti para maging katotohanan naman yung ating video mga kares, kasi masyadong matagal kung ipapakita ko pa lahat ng pag-welding gaya ng sinabi ng isang nag-comment mga kares. Hindi po kaya ng cellphone natin. Kaya pala mga kares, sa tungkol dito sa talim na ginagamit ko ngayon, napanood ko po ito sa isang vlogger na si Sir Dennis DIY TV. Shout out sa iyo sir.
So, yan, si Sir, alam ko nagpo-porsige rin siya para sa kanyang channel na kagaya natin. Kaya suportahan po natin si Sir Dennis DIY TV. Sa kanya ko po nakuha itong napanood, itong talim ng drill bit natin, mga kares. So good luck sa channel mo, Sir. Alam ko malayo din ang mararating ng channel mo. At huwag lang tayo magsasawang mag-upload. Pag lang upload, balang araw mapapansin tayo ni Lolo. Mga kares. So shout out sa iyo, Sir. So, hindi ko na po papatagalin na i-share ko lang sa inyo yung mga sukat para may pakita na rin uli yung kanyang apoy kung nag-improve ba. Kahit hindi na natin ganong mapablo, maging maayos man lang, okay na po. So hindi na natin patatagalin na gawin na natin. So simulan natin sa paa, mga kanes. May apat na paa tayo. So 16.5 inches, mga kanis, sa yan 16.5 inches. So yung tangke naman niya, mga kanis, yan 9.5 inches, mga kares, o 24 centimeter. So 2x3 po ito. So tumabas lang kayo ng pangtakip, mga kares. Yan, so maganda kung medyo makapal po ito konti. Ito po yung magiging tangke ko. Oh, yes. So yung pinaka-frame niya, mga kares, sa ito. Pumutol lang po kayo ng 111 cm, mga kares. O ang sakto, 43.5 inches. So ang gawin nyo lang yun po, mga kares, sa pag-apati nyo, gawin yung apat. So kinatkat ko na po siya para hindi na po mapatagal. So sa akin, ang aking tapos, mga kares, sa 27.5, mga kares, kung bawat isa. So apat po ito. Isa, dalawa, no, apat. Kung tatanong nyo kung saan ko kinuha yung sukat nito, mga kares, kailangan makuha nyo yung sukat nito. Dito po kayo magsisimula. Ayan, 23 cm, mga kares. Kailangan makuha nyo yung 23 cm dito. Ayan. So iniskwala ko na siya para nilamatan ng bagya para ma-event. Ayan.
So okay na tayo dito, mga guys. So ito na patungan ng tuluan niya, mga guys. Yan. 54. 854 pwede o 53.5 pwede po. So kumuha tayo ng guide dito. O 14 cm mga kares. O ganun din sa kabila, 14. 14 cm mga kares. So yung matitira. Yung bayan tank. So 25 mga kares. At sa pagkukuhanan ng eskwala. So lamatan lang natin. So sa paggamit ng grinder, mag-ingat-ingat lang po kayo mga kares. Pwede po kayong manood ng mga vlogger na yung nagtutorial babat dito para bago kayo gumamit may alam na kayo, kasi napaka delikado po nito mga kares. So ako dati binabas din, kaya pag ganito pong tama yung talsik papunta sa'yo. So yan, nilamatan ko mga kares para mabend natin. Ito po yung magiging lalagyanan ng tangke. So tuluan naman tayo mga kares. 20 cm. Five centimeters, mga kares. So ito na ang pinaka natin mga kares. Marner. Itres, mga kares. O 7.5, pwede. So hindi ko na pinakita yung pagbutas mga kares kasi matagal din. Medyo mahirap. Susundan ninyo na lang po ito. Bali, apat na pababa na malalaki. Tsaka yung sumunod ay 2mm ito mga kares. Tapos itong sa taas, pali 1.5 na, pali pataas. Bali, itong apat lang po na butas na ito ang pababa. Dito sa ginahit ko ito, 1.8 ata siguro mga kares. So, 8 dito mga kares, 4 na malalaki. 4 na 2mm o ano to. Tapos 8 na naman, tsaka 8 na naman.
So sa tuktok niya mga karsal, 5. Kung di si dito ka talagang gumawa mga karsal, kahit tignan mo lang masusundan mo siya. So itong pinaka-chamber natin mga karsal, 9 cm. 9 cm mga kares. So ayan. So ispatan na natin.
is Lay Down.
1 hour later. So ayan mga kares, kung magustuhan mo tong video, huwag mo kalimutan mag-like, share, at kung bago ka pa lang sa channel ko mga kares, mag-subscribe ka na po. At pindutin na rin po yung notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang video. So gagamitin na natin siya mga kares at makita natin kung hindi nagbago. Para sa akin nag-improve po yung kanyang apoy mga kares. So, effective yung ating ginawang burner. So, kung makikita mo lang sa personal yan mga kares, talagang mamamangha ka sa pagka-blue niya. So, sa patak mga kares, pwede mo pang hinaan yan. So, ayan mga kares, DIY blower yung aking ginamit. Gawa ng wala pa yung ating order sa Shopee, kaya natagalan tayong mag-upload mga kares, kakahintay sa order nating blower. So, apat na blower yung in-order ko mga kares, pero hindi po sabay kasi wala tayong pang bayad kung apat gawa ng nung tinignan ko kanina mga kares, mahigit 500 na naman yung ating blower. So ito yung apoy niya mga kares, napakaganda lalo na sa personal, talagang mamamangha ka mga kares. So itong DIY blower ko mga kares, meron din siyang controller, so pwede mo siyang tiblahin kung anong apoy ang gusto mo. So may video po ako ng paggawa niya na sana mapanood nyo. So saglit lang nating gamitin mga kares kasi napahaba na itong video natin. At sana nagustuhan nyo itong unting video ko ngayon mga kares. So lubos akong nagpapasalamat sa mga nanood ng mga video ko mga kares. At abangan nyo po yung susunod na vlog ko mga kares. At ituturo ko sa inyo kung gaano kabilis itong pagpapaapoy ng Calandius oil. So masasabi kong segundo lang kaya ko siyang paapuyin mga kares. So abangan nyo para makakuha kayo ng idea sa mga gustong nahihirapan gumamit ng papel o tissue. So para sa inyo yung video ngayon mga kares, sana abangan nyo. So maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa channel ko. God bless po sa inyong lahat mga kares. So salamat.